Welcome and good morning. Magandang umaga sa lahat. Ayan nga po, no? It's a time for our devotional sharing Thursday. And this is presented to us by Metro Manila Hills Satellite Church. Ngayon po ay tayo manalangin. Yes, O God, Lord, salamat, O God, sa privilege, Panginoon, na ma-share, Panginoon, ang salita mo, O God. To share the love that's coming from you, the unfailing love and the unending love, Panginoon, na nagagalik po dyan sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa pagmamahal mo, O God. Tunay nga, ikaw po ang Diyos na mabuti. Ikaw po yung Diyos na mapagmahal, O God, Lord. Sa iyo po ang papuri, pasasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan po, no? And this morning, we will share ang word po, no, galing po kay Jeremiah. Isa po siyang prophet from Old Testament. Sige po, ito po ay sa Jeremiah 31, verse 3 to 4. The Lord appeared to us in the past, saying, I have loved you, an everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness. I will build you up again, and you, Virgin Israel, will be rebuilt. Again, you will take up your timbrels and go out to dance with joyful. Ayan, diba po, napakasarap nung salita na to sa Panginoon, kasi ito yung isa pang trait ng Lord, no, na napakatindi, kasi itong unfailing kindness na to, talagang, kumbaga ito sa confrontation to, talagang hindi ka ma-awkward na mag-confront, eh. Kasi talagang ang Lord, talagang pag kinumprant ka niya, yung kindness talaga na approach niya sa'yo, talagang hindi ka makakatanggi, tsaka talagang alam mo yun, para kang manghihina ka ba, mahahumble ka, maaano ka talaga sa kabaitan niya. Kasi first hand ko rin itong na-experience sa Lord, no? Gusto ko lang din i-share sa inyo to, kasi nung isa sa mga events sa church, no, na gusto ko lang i-share sa inyo, na yung part na ang Lord pinakita niya yung pagmamahal niya while I am a sinner. Kumbaga, hindi ko deserve yung kahit anong pagmamahal, pero yet in-approach niya ako ng kindness niya, ng pagmamahal niya. Yan. Kaya yung itong love na to, talagang mararamdaman mo to percent sa Lord. Kaya sana po talaga makasama rin po namin kayo physically, kahit na may ano po, no, matapos po ang COVID na to, para po magkasama-sama po ulit tayo. And He will rebuild us and restore. Ito yung ano, actually restoration to, eh. Hindi lang ito yung basta ka lang niya kinausap, i-restore ka rin niya. Yan. Yun yung talagang i-build up niya yung pagkatao mo ulit sa akma na pagkadesenyo sa'yo. Yan. Yun yung talagang binigay sa atin ng Panginoon. Kaya napakabuti ng Lord. Amen po ba? Ayan. So, in parallel and in a cross-reference to this word, nasa Deuteronomy po, 7-8, but because the Lord loved you and kept the oath He swore to your fathers, He will brought you out with a mighty hand and redeem you from the house of slavery, from the hand of Pharaoh, king of Egypt. Ayan. Ito po yung background po ng ano naman na ito, Deuteronomy is just a glimpse lang po, no? Kasi yung slavery, talagang matagal na panahon na slave ang Israel, pero yet ang Lord talagang yung pangako niya doon sa mga ninuno ng Israel, talagang tinupad niya kahit na sa times na hindi sila karapat dapat na iligtas, pero yet niligtas sila. Gumawa ng paraan ng Panginoon. Ganyan po katindi ang ating Diyos, ano? Kaya hallelujah, praise God, napakabuti ng ating buhay na Diyos. Amen, hallelujah. Kaya po, no, tayo po ay manalangin. Yes, O God, Lord, salamat, Panginoon, sa umagang ito. Tunay nga, Panginoon, Ikaw ay Diyos na buhay sa aming pang-araw-araw na buhay. Panginoon, Ikaw ay palaging nagko-confront sa amin, Lord, with kindness, O God, Lord, to deal with us, Panginoon, with Your kindness, O God, Lord. Kaya naman, Lord, we humbly, Panginoon, respond to Your call, to Your love, Panginoon, and as love and kindness as well, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo sa aming buhay, O God, Lord. You draw us closer, Panginoon, every day, Panginoon, dyan po sa inyo. Kaya naman, I hope and pray sa mga nakikinig po, Panginoon, sa umagang ito. Lord, tinataas ko po dyan ang bawat isa, Panginoon, na nakikinig.
Yeah, Lord, I know, O God, Lord, you know them well rather than myself. You know what their needs, ilang pang-araw-araw na buhay in their spiritual life, O God, Lord. Kaya naman, Lord, I trust in you everything, O God, Lord, this morning. Kaya naman po, sa umaga pong ito, tunay nga, Panginoon, na mahipo, Panginoon, ang bawat isa na makakarinig na itong salitang ito. And all the glory, O God, Lord, and all the honor is yours, O God, Lord. In Jesus' mighty name, amen and amen. Po, no? And I would like to invite everyone na makiselebrate po sa amin sa live streaming. And hopefully, kasi mas masarap na makasama namin kayo live kasi we can respond in a synchronized way. Kasi mas may enjoy natin yun na may fellowship tayo kahit na online man lang. Yan. Ito po ay tuwing Sunday, 2 p.m. via Facebook live stream. And you can invite your friends na makijoin, na makipag-communicate live, na makipuso, makilike, makicomment. Yan, you're welcome po. And you can also follow us on our Facebook page and subscribe to our YouTube channel. Makikita nyo po dyan yung mga previous verses. Kung gusto nyo pong specific na verse, meron po rin sharing na ganyan, no? Kaya po maganda po yung interesting channel po yan. Pwede nyo puntahan anytime. And for inquiries, send us a message through Facebook and we will surely answer them for you. And again, hopefully we will see you on the next devotional sharing. God bless everyone. Bye-bye.